Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento, Binatilyong Manyakis. High school pa lang ay kilala na si Gerald ng mga kaklase niya bilang isang manyakis. Madalas kasi siyang magpasimula ng mga usapang may kinalaman sa kamanyakan. Bukod doon ay marami rin siyang mga babaeng classmate na napagsamantalahan. Binigyan na nga siya ng alyas na kidlat sapagkat napakabilis ng kamay niya lalo na sa panghihipo ng masiselang parte ng katawan ng mga babae sa kanilang paaralan. At kahit ganoon ang kanyang gawain, sa kabutihang palad naman ay hindi pa siya naisusumbong sa guidance. At dahil wala namang nagsasabi o nagtatama kay Gerald, kaya naman inakala niyang normal lang ang ganoong pag-uugali na nadala niya hanggang kalaunan. Nang tumungtong ang binata sa kolehiyo, ay mas marami pa nga siyang naging biktima. Mas malala na rin ang kanyang mga ginagawa na kung minsan sa kanyang nadadali ay sumasang-ayon na rin sapagkat hindi rin naman maitatanggi na malakas ang kanyang sex appeal. Sa parehong kababaihan at kalalakihan ay naa-attract sa kanyang kakisigan. Sa edad na 24, sa hindi inaasahang pagkakataon ay tumigil ng pag-aaral si Gerald sapagkat ang mga magulang niya na parehong nasa ibang bansa na siyang sumusuporta ay nagkaroon ng financial problem na nauwi sa hiwalayan. Napilitan siyang magtrabaho para matustusan ang sariling pangangailangan sa buhay at para na rin hindi na siya umasa pa sa mga magulang na tumigil na rin sa pagbibigay ng suporta. Nang araw na yon, pagka-uwi niya galing sa pinagtatrabaho ang fast food chain, ay isinalampak na lang ng binata ang sarili sa may kalumaang sofa na nasa sala. Ay, grabe. Nakakapagod tong araw na to. Ilang saglit pa'y itinihaya niya ang sarili at pasingkit matang tinanaw ang kisame. Ay, nako. Wala ba magtatanggal ng pagod ko ngayong araw? Hindi na niya halos na ituloy ang huling sinasabi sapagkat naramdaman niyang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Sinyalis na mayroong nag-message. Pagkabunot ng cellphone ay kaagad niyang binasa ang mensahe at sa isang iglap lang ay parabang nawala ang pagod na nararamdaman niya. Napalitan yun ng pagka-excite. Lumapad ang kanyang ngiti habang nire-replyan ang kung sino mang nag-message sa cellphone. Sige, I'll be there in a minute. Maliligo lang ako para maging mabango at fresh sa iyo. Yan, send na. Ang galing mo, Jer. Makakaisa ka na naman ito ngayon for sure. Matapos basahin ang sariling mensahe na nasend na sa kanyang ka-message ay bumangon na ang binata. Inilapag niya ang cellphone sa lumang sofa at saka mabilis na nagubad ng buong suot. Matagal-tagal na rin akong walang nakakana. Chance ko na to, yahoo! Pagkakuha niya ng tuwalya sa kwarto ay kaagad na nang pumasok ang binata sa CR para maligo. Halos kalahating oras ang itinagal niya sa banyo bago lumabas na tuwang-tuwa. Siniguro niya magiging presentable siya sa gabing yun at mabango para masiguro na rin na makukuha niya ang gusto mamaya. Bago umalis ay humarap muna siya sa salamin at nakangiting pinagmasdan ang sarili. Pucha, ngayon palang nanginginig na yung mga laman-laman ko eh. Kalma, Jer. Makakapaghintay ka naman, di ba? Siguradong makukuha mo siya ngayong gabi. Promise. Matapos kausapin ang sarili, sa harap ng life-size mirror ay ngumiti siya na parang isang creepy person bago lumabas ng bahay. Nang nasa kanto na siya ng eskinita, ay nakita niya ang kababatang si Baldo kasama ang ilan pa niyang kaibigan na nagiinuman sa kubong tambayan ng kanilang grupo. Hey, Pards! Mukhang may gimmick ka na naman tonight, ah! Oo, pre. Nagaya yung mga dati kong kaklase sa school, eh. Shot-shot kayo dyan, ah! Tumango at ngumiti si Baldo, pati ang iba pa niyang kaibigan.
Halika, shot ka muna bago ka umalis. Pagkaabot ni Baldo ng tagay ay nakangiting tumanggi si Gerald. Sorry man, mamaya na lang pag-uwi. Kailangan fresh muna ako siyempre. Tagal ko ring di nakikita yung mga yun eh. Alam mo na, may target tayo eh. Langya ka, ngiting manyakis ka na naman ah. Kapag na naman ang tawa mo eh, legit na manyakis parts. Dahil doon ay nagtawanan silang lahat. Langya, tagal ko nang walang ano eh. Kaya medyo sabik na ako ngayon, Pards. Nanginginig na lamang ko, gasti. Natawa na naman tuloy ng malakas sa mga kaibigan niya dahil sa kanyang mga sinabi. Tangik, nandyan naman si Camille. Di ba, pastime mo kapag wala kang nadadaling ibang babae, pinapalo-palo mo yung pet niya sa harap namin. Sira ulo ka talaga sa kamanya ka, neno. Napangiti na lang si Gerald sapagkat sanay na siya sa mga kaibigan. Gawain naman kasi niya talaga ang ganoon lalo na kay Camila na madalas niyang manyakin at pagsamantalahan. Hindi naman kasi pumapalago nagsusumbong ang dalaga sa kahit anong gawin niya kaya sa tuwing nakikita niya to ay palagi niyang minamanyak. So paano, Pards? Alis na muna ako ha. Mapare, kapag nandito pa kayo mamaya, makikishot ako. Sagot ko pa isang bote. Sige ba? Kaso malamang yan eh, naka-check-in ka na naman. May bago ka na naman babaeng paiyakin sa sakit at pauwing hirap sa paglalakad. Matapos magtawanan ng buong grupo ay lumakad na nga palayo si Gerald hanggang sa marating niya ang pinakakanto ng kanilang lugar. Habang naghihintay ng sasakyan sa waiting shed, mula sa hindi kalayuan ay nakita niya ang isang matandang babae. Nakasuto ng pulang play na bestida na medyo kumikinang-kinang dahil sa glitters. Medyo kulubot ang balat ng matandang ginang, subalit maputi ang balat nito na halatang may kaya sa buhay. Tiningnan niya to simula sa paa hanggang sa ulo. At nang magtama ang kanilang paningin ay medyo nakaramdam siya ng pagkailang, sapagkat tila ba masama ang tingin ng matandang babae. Pagkaiwas niya ng tingin ay eksakto naman na may dumating ng sasakyan at nang huminto to sa harap niya ay umupo siya sa tabi ng driver's seat. Bago umalis ang sinasakyang jeep ay napasulyap pa ang binata sa kaninang kinaroroonan ng matandang babae subalit bigla na lang tong nawala na parang bula. Napangat-kilay na lang siya ng pasimple. Hindi na naisip pa ang tungkol sa bagay na yon. Dahil nagbayad na siya ng pamasahe at saka muling nag-check ng kanyang cellphone. Pagkabasa sa message ng kanyang ka-meetup ay napangiti siya at tinawagan. Nakasakay na ako ng jeep. Bago mag 9 PM nandyan na ako, promise. Oo nga, walang harong biro. Naririnig mo naman siguro yung tulog ng sasakyan, di ba? Okay. O sige, mamaya na lang ako magme-message kapag nasa meeting place na ako. Ingat din kayo. Thank you. Pagka-drop ng call ay abot langit na naman ang ngiti ng binata. Malakas kasi ang pakiramdam niya na makakaskor siya mamaya kaya't hindi maiwasang mga tug ang kanyang mga tuhod na kinokontrol niya lang dahil nakakahiya sa driver ng jeep. Matapos ang mga 5 minuto, katulad ng sinabi niya sa kausap, ay narating nga ng binata sa meeting place bago mag-9. Nang nasa tapat na siya ng isang bar, ay nakita na niya kaagad ang isa sa mga kaibigan at kaklase noong nag-aaral pa siya ng kolehiyo. Martin, nandito ka rin pala? Kasawang ba sila Shirley tsaka yung iba pa? Tila hindi na nagulat si Martin nang makita siya. Matapos itong itapon sa sahig at tapakan ng sigarilyong nangangalahati pa lang ang sindi, ay inaya na nito si Gerald na pumasok sa loob. Nang magkakasama na sila, pagkakita ni Gerald sa bihis at itsura ni Shirley, ay nakaramdam na naman siya ng kakaibang kalibugan sa katawan. Mas lalo siyang nasabik, pagngiti sa kanya ng dalaga, kaya hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa si Gerald. Tinabihan niya si Shirley at binakuran
na hindi naman na ipinagtaka ng mga kasama nila. Alam na alam kasi ng mga kaklase noon ni Gerald kung gaano siya kahayok sa laman. Kilalang kilala siya bilang poging manyakis. Nang magsimula na siyang makisaya at makiinom sa mga dating kaklase, pasimple niyang idinikit ang sarili kay Shirley na wala namang pakialam sa nangyayari. Pagkatapos noon ay pasimple niyang binulungan ang dalaga. Chill lang tayo ah. Humarap sa kanyang dalaga at tila may nanghaharot ng mga mata siyang minasdan mula ulo hanggang sa gitna. Dahil doon ay hindi napigilang gumalaw ang gitnang bahagi ni Gerald na ikinutuwa nila pareho. Grabe ka mang araws ha. Dahil doon ay mas lalong idinikit ng dalaga ang sarili niya sa bisig ni Gerald para mas lalo itong mag-init. Napatagay tuloy ng marami ang binata habang pinipigil ang panginginig ng kalamnan na halatang sabik na naman sa pagnanasa ng laman. Simula nung high school, madalas nang magkaganon si Gerald sa tuwing hindi niya nagagawa ang mangmanyak ng kababaihan. Noon ay madali lang nawawala yon, subalit nang tumungtong siya ng kolehiyo ay mas lalong lumala ang panginginig na yon. Hanggang ngayon na kapag naranasan niya ay kailangan ding oras mismo ay magawa ang gusto niyang gawin. Sumagli tayo sa banyo. Tara! Mabuti na lang din ay game na game si Shirley sa kanya kaya habang nakakasiyahan ng iba nilang classmate at sumasayaw sa dance floor, silang dalawa naman ay sinamantala ang pagkakataon. Nagtungo sila sa CR subalit dahil sa maraming tao ay hindi nila nagawa ang kanilang gusto. Doon ay tila ba hindi na nakontrol ni Gerald ang panginginig ng katawan. Kaya hinatak niya ang dalaga at dinala sa isang gilid. Dito na lang tayo. Natigilan siya sapagkat hinawi ng dalaga ang kanyang kamay at umalma sa gusto niyang mangyari. Sapagkat kahit madilim ang bahaging yon na pinagdalhan ni Gerald kay Shirley, ay may mga tao pa rin dumadaan na malaking posibilidad na makita sila at makuhanan ng video. Akala ko ba, G tayo kahit saan? Ano na? Malakas niyang hinatak ang bewang ng dalaga at saka ito ulit idinikit sa pader. Pagkatapos ay saka niya hinalik-halikaan sa labi, habang ang isa pang kamay ay unti-unti nang gumagapang papunta sa maselang parte ng katawan ng babae. Buong akala ni Gerald ay may sasakatuparan na niya ang mga nais, subalit biglang pumalag na naman at umalma ang dalaga. Mabilis itong pumiglas at nagbadyang umalis na sapagkat nahihiya siya na mayroong makakita sa kanila. Subalit hindi pa rin nagpapaawat ang lalaking hayok sa makabundong pagnanasa. Hinawakan niya sa kamay ang dalaga bago magsalita ulit. Sige na, please naman. Pumiglas na naman ang dalaga kaya nakaramdam na ng pagkabana si Gerald. Utsa, ang arte bigla ah. Di ba sabi mo kanina eh, gusto mo rin. Outdoor pa nga ang trip mo eh. Tapos ngayon, aayaw-ayaw ka bigla. Pabebe ka naman masyado. Hindi mo panindigan yung kalandian mo sa message eh. Samantalang nung nasa school tayo, panay paramdam mo sa akin. Hindi ka nga nahihiyang ipahawak sa akin yung mga tinatago-tago mo eh. Tapos ngayon, parang chusy ka. Ako na to oh, si Poging Gerald, crush ng campus. Ngayon ko pa aayaw. Ngayon ko pa magpapakunwarin pa virgin, ihaliport ka rin naman. Isang malakas na sampal ang iginawad ni Shirley sa magkabilang pisngi ni Gerald, dahilan para matigilan ang binata sa pagsasalita. Dahil din naman doon ay saglit na nawala ang panginginig ng kalamnan ng binata. Langya, bakit mo naman ako sinampal, Shirley? Hindi na umimik ang dalaga. Galit lang itong pinagmasdan si Gerald mula ulo hanggang paa bago sabihin na freak. At pagkatapos ay nagmamadali ng umalis. Hindi na naman nagawa pa ng binata na makapagsalita dahil mabilis ang mga pangyayari. Pagbalik ni Gerald sa kung saan sila nakapwesto ng mga dating kaklase ay nakita niyang nag-alisan na ang mga ito.
Sinubukan niyang humabol pero kinausap na siya ni Martin na wag na dahil galit na galit sa kanya si Shirley at ayaw na rin siyang makasama ng iba pa. Matapos nilang malaman na nagtatrabaho na lang pala siya sa isang fast food chain. Pag-alis ng mga yon, ay galit na galit si Gerald at parabang gusto niyang magwala sa bar na yon, pero mas pinili na lang niyang umalis. Habang naghihintay ng masasakyan ng jeep, ay inis na inis pa rin siya habang iniisip ang nangyari kanina. Pakiramdam niya ay pinagkaisahan lang siya, lalo na nang nalaman ng mga dati niyang kaklase na isa lang siyang fast food chain crew. Mga hayop yun ha. Kala mong yayaman sobra. Mga wala pa rin namang napatunayan sa mga sarili. Mga pinag-aaral lang din naman ng mga magulang nila. Dahil sa himutok na yon, ay nasipan niya ang isang maliit na bato na napunta sa gitna ng kalsada. E ano kung crew lang ako? At least, ako hindi umaasa sa mga magulang ko. Mga hayop sila. Nakakabuhis yung mga yun. Lalo na si Shirley, pati yung si Martin. Alam ko naman matagal na yung may liim na galit sa akin eh. Kaya malamang siya ang nagpakalat na nagtatrabaho ko bilang fast food chain crew. Lakniyang yun ah. Minasdan niya ang maliit na batong sinipa kanina. College level daw. Pero sa ganun lang nagtatrabaho, eh di wow! Nantado kayong lahat! Natigil siya sa pagsasalita dahil biglang bumalik sa harap niya ang batong sinipa kanina. Nang tumingin siya sa gitna ng kalsada ay mayroon siyang naaninag na pulang bagay na tila kumikinang-kinang. Dahil doon ay napatayo ang binata at itinutok ang mga mata roon. Kaya lang ay naagaw na ang atensyon niya matapos marinig ang tunog ng jeep mula sa hindi kalayuan. Matapos makita ang kung anong nakalagay sa karatula ng jeep, ay sumakay na nga siya rito. Katulad kanina, umupo siya sa unahan na tabi ng driver's seat. Mag-aalas 11 na ng gabi nang makababa siya sa kanto ng kanilang barangay. Habang naglalakad, ay patuloy pa rin niyang pinagmumuni-munihan ang nangyari kanina. Kung paano siyang pinagkaisahan ng mga dating classmates sa kolehiyo. Sa inis ay kinuha niya ang cellphone at isa-isang binura ang kontak niya sa mga yon. Napabuntong hininga siya pagkalaon bago magpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa makarinig siya ng mahihinang yabag mula sa likuran. Saglit siyang tumigil at lumingon sa likod, subalit wala siyang nakitang tao kaya nagpatuloy na siya sa paglalakad. Maya-maya pa nga ay muli na naman niyang narinig ang mga yabag sa likuran na parabang mayroong taong sumusunod sa kanya. At sa ikalawang pagkakataong paglingon ng binata ay wala pa rin siyang nakitang tao. Sinundan yon ng mahinang pag-ihip ng hangin. Kaya naman nakaramdam ng kaba si Gerald. Dahil doon, nang magpatuloy siya sa paglalakad ay binilisan na niya ang paggakbang hanggang sa maaninag na ang kubo sa kantong paliko sa iskinita. Nakita niya rin si Baldo at ang iba pang kaibigan na nag-iinuman pa rin ng ganoong oras. Tumakbo na siya palapit sa mga kaibigan sapagkat hindi na maganda ang pakiramdam niya sa likuran. Pakiwari talaga ni Gerald ay mayroong sumusunod sa kanya subalit mabilis lang na nakakapagtago kapag lumilingon siya roon. Hey Pards, akala ko abutin ka pa ng umaga bago makabalik eh. Naghihintay pa kami ng isang alak na sinasabi mo. Sakto, paubos na to. Wala kaya kasamang chicks ngayon. Nasaan na yung target mo? Hindi na naituloy ni Baldo ang pagsasalita. Dahil pabalagbag na umupo sa tabi niya si Gerald at masama ang loob na inagawang tagay sa isa nilang kaibigan. Pagkalugok ng alak ay tila nanlulumo niyang iniabot ang baso sa kaibigan na kinuha rin naman kaagad. Sige Pards, mga pare, bibili pa tayo. Kahit hindi lang isa, kahit abutin pa tayo kinabukasan, day off ko naman eh. Yun, iba talaga ang isang Gerald. Gerald na poging manyakis yan eh. Naghiyawan din sa tuwa ang iba pa nilang kaibigan matapos marinig na magpapaambon ng alak si Gerald.
Mukhang nakadali ka ng matindi, Pards, ha? Iba ka talaga, Pards. Tuwang-tuwa si Baldo habang inaakbayan ang kababata. Hindi naman umimik si Gerald at hindi na rin niya ikinuwento ang tungkol sa nangyari kanina na nakakadismaya sapagkat hindi niya nakuha ang gusto niya kay Shirley. Nagpatuloy nga ang inuman hanggang sa magkalasingan na ang magkakaibigan. Ilang oras ang nakalipas, pagsapit ng alas 3 ng madaling araw, ay minasdan ni Gerald ang mga kaibigan dahil bigla na lang kasing tumahimik. Doon nga ay nakita niya mga yun na nagkanya-kanya na ng tulog. Pagkakita niya kay Baldo na nasa silong na ng upuan natutulog, ay napaismid na lang si Gerald habang umiiling-iling. Ang hihina naman ito mga ang lalakas mag-aya kanina. Ay nako, bahala na nga muna kayo riyan. Mag-aalmusal na ako. Bukas na ng ganitong oras yung karinderya nila, Camille. Iniwan na nga ng binata ang langunyang mga kaibigan dahil wala namang gumagalaw sa mga ito sa lugar na yon. Halos pasuray-suray siyang naglakad hanggang sa marating na nga niya ang calling karinderya na pinagtatrabahuan ni Camila. Kabubukas lang nito eksakto pagdating niya at maliban sa dalaga ay wala pa siyang nakitang ibang tao. Pagkakita niya sa binibini na nakasuot lang ng manipis na spaghetti ay umandar na naman ang kanyang kamanyakan. Ngumisi siya kay Camila at mabilis na hinuwakan ang dibdib nito. Pasimpleng umiwas ang dalaga kaya napakunot-noo siya bago magsalita. Nagpapabebe ka na rin ha. Kung kailan mo lang tao sa kakapaguman yan. Samantalang noon eh, inahayaan mo lang akong hampasin kasapit. Sige na, kahit isa lang. Inihanda ni Gerald ang nanginginig niyang mga kamay. Napatingin ang dalaga roon. Hanggang sa kalaunan ay nilapit na niya ang sariling dibdib. Hindi naman na nagpatumpik-tumpik pa ang binata. Nilamas-lamas niya ang malulusog na dibdib ni Camila hanggang sa panayuan siya ng pagkalalaki. Shit, nabitin ako kanina. Pwede bang paisa lang habang wala pang tao? Kanina pa ako bitin na bitin at init na init eh. Hindi na niya hinintay na magsalita ang dalaga. Hinatak na niya to sa isang sulok at doon isinagawa ang masama niyang binabalak. Kuya Cher, wag naman po rito. Baka may mga dumating na mag-aalmusal eh. Baka makita tayo. Kaya nga bilisan natin eh. Huwag ka na kasing mag-inarte-arte at pumalag-palag para matapos na. Nagsimulang maluha ang dalaga dahil sa ginagawang kamanyakan sa kanya ng binata. Ginusto niya pang manlaban subalit mas agresibo si Gerald dahil sa pagkahayok nito sa kamunduhan. Ilang saglit pa ay may hinang halinghing at ungol na lang ang narinig sa dakong yon. Hanggang sa maisakatuparan na nga ng manyak na binata ang kanyang kagustuhan. Ilang minuto lang ang lumipas, nang makaraos na ay hindi na kumain pa ang binata. Umalis na lang ito kaagad sa karinderya bago pa magdatingan ng mga tao para bumili ng almusal. Pag-uwi ng bahay ay kontento at masarap ang naging tulog ni Gerald sapagkat napunan ang nasa ng kanyang laman dahil kay Camila. Eksakto alas 8 ng umaga ay nagising ang binata sapagkat nakadinig siya ng malakas na kalabugan mula sa kusina. Wala sa sarili siyang napabangon dahil doon. Dahil siya lang naman ang tao sa bahay, hindi niya alintana kung nakasuot lang siya ng brief habang ang mga damit ay nakakalat lang sa sahig ng kwarto. Ganun kasi talaga kung matulog si Gerald na kung minsan pa nga ay hubot-hubad talaga lalo na kapag mainit ang panahon. Ano ba yung ingay na yun? Nangyang mga pusa naman to, oh. Sakit-sakit pa ng ulo ko eh. Natigilan siya matapos maaninag ng inaantok pang mga mata ang ilang pulang glitters dun sa sahig paglabas niya ng kwarto. Oh, bakit may mga glitters dito? Habang naiirita at kumakamot-kamot ng ulo, ay sundan niya ang pulang glitters hanggang sa bukana ng kusina. Doon ay mayroon siyang naaninag na tila pulang bestida na parabang nakalutang.
mabilis siyang bumulusok palabas sa nakabukas na bintana hanggang sa isang iglap ay bigla na lang nawala ito sa kanyang paningin. Dahil sa nakitang yon ay nawala ang antok ni Gerald. Saglit siyang napatanga bago pumunta sa lababo at doon na nga niya nakita sa sahig ang napakaraming pulang glitters na may nabuong salita. Naningkit muna mga mata ng binata bago marahang basahin ang nakaukit na salita ng pulang glitters. Magbabayad ka. Magbabayad ka? Napakunot noo siya at muling binasa ang nakasulat. Magbabayad ka. Magbabayad ka. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ay bigla na lang bumulusok ang may kalakasang hangin na hindi niya rin alam kung saan nang galing. Sa isang iglap ay tinangay nito ang pulang glitters, hanggang sa bigla na lang din yung naglaho na parang bula. Hindi alam ni Gerald kung guni-guni ba gawa ng hangover niya ang nangyari, kaya matagal siyang napatanga sa kawalan habang pinoproseso ng isip ang mga naganap. Nak ng tocheng, ano ba yun? Napahawak na lang siya ng ulo sapagkat muli yung sumakit. Marami kasi siyang nainom at inabot na rin ng madaling araw sa inuman. Ayoko na mag-inom ng alak talaga. Naupo siya sa kitchen set at inisip ang mga nangyari. Simula sa pagtaboy sa kanya ng mga college friends hanggang sa inuman nila Baldo at ang sumunod pa roon. Nang maalala niya ang ginawang kahalayan kay Camila ay bigla na lang siyang napangiti na parang baliw. Nangya. Oo nga. Wow! Napahawak siya sa ari matapos maalala ang kamunduhang nangyari sa kanila ni Camila. Hindi nga ako na zero. Nakaisa na naman ako kay Camila eh. Pucha, kaya palang sarap ng tulog ko. Pero medyo masakit ang katawan ko eh. Parang gusto ko pa ulit makaisa mamaya. Matapos maalala mga yon, ay nawala na kaagad sa isipan niya ang mga nangyari kanin-kanina lang. Bigla rin nawala ang sakit ng ulo na nararamdaman niya. Dahil doon, masaya siyang nagtimpla at uminom ng kape. Pagkatapos ay naglinis na rin siya ng buong bahay dahil ganadong ganado siya. Pagsapit ng alas 11 ng umaga, lumabas siya ng bahay para bumili ng makakain sa Koleng Karinderya. Isa rin sa dahilan kaya ginusto niyang bumili ay para makita ang parausan niyang si Camila. Nangiya naman oh. Nanginginig na naman tuloy yung laman-laman ko eh. Kapag naalala ko yung ginawa namin. Napaka-extreme. Sexcapade talaga. Habang tila kinakausap ang sarili ay bigla siyang napalingon sa likuran nang mayroong umakbay sa kanya. Anak ng teteng kabaldo. Pards! Akala ko naman sinong multo eh. Teka, takte. Mukhang kagigising mo lang ah. Animal. Huwag mo sabihin kagigising mo lang dun galing sa kubo ah. Habang nakahawak sa ulo ay tumangutang ulang si Baldo. Ay, sobrang sakit nga ng ulo ko, Pards eh. Ang dami nating nainom. At loko ka rin ah, hindi mo man lang ako ginising ah. O inalalayong umuwi ng bahay. Gagi, ginigising kita. Nasa ilalim ka na ng bench na tulog eh. Lahat talaga kayo tulog, kaya pinabayaan ko na kayo. Kaya kung naiwan ko na mag-isa ngayon, eh ibig sabihin nun, yung mga kasama mong nauna sa iyong magising, sila ang pagalitan mo. Kasi sila umiwan sa iyo. Gagi! Di bali na. Sama mo na lang ako sa bahay. Medyo mahilo-hilo pa rin ako talaga eh. Ang init pa kaya, baka bumagsak ako dyan sa daan eh. Kunot noong inalalayan na lang ni Gerald ng kababata pauwi sa bahay nito. Saan ka ba nagpunta? Malamang di ka umuwi ka agad niyan eh. Kumuna ka na naman siguro, no? Pasimpleng umiti ang poging binata kaya naman napaismid na lang si Baldo. Bangis mo talaga. Sino naman nadali mo kagabi? Pagkasabing yon
ay biglang napahinto si Gerald at nagpalingon-lingon sa paligid bago muling harapin si Baldo na nakakbay pa rin sa kanya. Eto, Pards, ha? Seryoso. Sa ating dalawa lang to, ha? Nakana ko si Camille, tangik. Ang extreme pa. Wala mo kung bakit. Oy, bakit? Doon kami mismo sa gilid ng karinderya nila. Siya lang kasing tao kanina doon, eh. Binira ko sa gilid. Hindi po malagpre. Gustong gusto. Solve na solve talaga ako kanina, eh. Sarap ng tulog ko pag uwi, promise. Nagngitian at nag-apiran pa ang magkaibigan dahil doon. Walang iya. Kidlat ka talaga, Pards. Hindi ko kaya yung mga galawan mo, eh. Mabilis ka pa sa itik at sa kuneo. Grabe ka. World record yun, ha. World record talaga. Pang-Guinness. Hindi na naituloy ng manyakis na binata ang binibikas sapagkat mula sa hindi kalayuan ay nakita nila ang isang matandang babaeng nakasuot ng pulang bestida na kumikinang-kinang ang damit dahil sa glitters. Natanda ni Gerald ang mukha nito sapagkat nakita na niya ang matandang ginang kagabi sa tapat ng waiting shed. Nakatingin ito sa kanya ng matalim na parabang sinusunog ang kanyang pagkatao. Ilang minuto silang nagtagal sa ganoong pwesto hanggang sa maglakad na palayo ang nasabing matanda. Nang mawala na yon sa paningin ng magkababata, ay pareho silang napakunot ng noo. Kilala mo ba yon? Hindi nga, eh. Pero sure ako nakita ko na yung kagabi dun sa kanto, sa tapat ng waiting shed. Siya yun, eh. Damit pa lang, saka yung glitters. Natigilan siya matapos biglang maalala ang nangyari kaninang umaga. Ang tungkol sa pulang glitters na umukit ng salitang magbabayad ka. Uy, kidlat, este, Pards, natulala ka na dyan. Nandito na pala tayo sa tapat ng bahay. Di ko rin namalayan, eh. Pagtanggal ni Baldo sa pagkakaakbay ay binuksan na niya ang gate ng kanilang bahay at saka pumasok. Salamat, Pards, ha. Matutulog na muna ulit ako. Sakit pa ng ulo ko, eh. Ha? Sige. Nang makapasok na ng bahay si Baldo, ay hindi maiwasang maglaro sa isip ni Gerald ang patungkol sa mahiwagang matandang babae na nakapula. Bigla tuloy siyang kinutuban sa hindi malamang dahilan. Sino kaya yun? Eksaktong pagkasabi niya noon ay biglang humangin dahilan para tila magsayawa ng ilang puno sa paligid. Nang mauyog ang mga puno ay naglaglaga ng mga dahon nito. Subalit nang makita ng manyakis na binata ang mga piraso ng pulang glitters na nahalo sa nalalaglag ng mga dahon ay mas lalo siyang kinabahan. Kasabay ng pagdampi ng malamig na hangin sa kanyang balat ay ang unti-unting pananayo ng kanyang mga balahibo. Lalo siyang nangilabot nang ang ilan sa mga pulang glitters ay dumampi na rin sa kanyang balat. Dala ng takot ay napatakbo na lang si Gerald na hindi alam kung ano ang gagawin. Para siyang nawala sa sarili dahil kahit saan siya lumingon ay palagi siyang nakakakita ng mga pulang glitters na parabang hinahabol siya ng mga ito. Langyang yan, tantanan niyo ako! Hindi niya namalayan na napunta siya sa gitna ng kalye at kamuntikan pang masagasaan ng tricycle. Doon lang siya natauhan pagkarinig sa malutong na mura ng driver na galit sa kanya. Pasensya na po, Manong! Pagkatabi niya ng daan, ay doon na nga siya nahimasmasan ulit. Nawala na mga pulang glitter sa paligid at bumalik na ang lahat sa normal. Pagbaling niya ng tingin sa kaliwa, ay nasipat nga ng binata ang koleng karinderya. Kaya naman nabuhayan na naman siya ng kalooban. Buti naman at nandito na ako. Siguro, gutom at hangover lang itong mga nangyayari. Huwag ka na masyadong magpaka-paranoid, Jer. Pagbili mo mamaya ng pananghalian, iritan mo ulit si Camila. Tandaan mo, ang mission mo ngayon, focus. Aayain mo siya sa inyo para, alam mo na, ihi lang talaga ang pahinga. Paglapit sa karinderya, ay hinintay muna ng poging binata na umalis ang ibang bumibili para na rin makafocus sila ni Camila.
Pagkakita naman sa kanya ng dalaga ay naramdaman kagad ang binata ang pag-iwas nito. Kaya napakunot noo siya at napasalita sa isip. Langyang yan. Nagpapakipot effect pa ito. Pero kapag dinikitan ko na ng sandata eh, hindi nakakalas yan. Ayos din ah. Pero ganyan ang mga gusto ko eh. Mas lalong nakakagigil kapag ganyan. Kunwari umaayaw-ayaw. Habang sinasabi ang mga yun sa isip ay nakaramdam na naman ang binata ng panginginig ng kalamnan. Kaya pilit niyang ikinakalma ang sarili. Camila, isa't kalahati kanina saka adobo ha. Pahingin na rin ng sabaw kasi gusto ko yung basa eh. Basang-basa. Parang ano, alam mo na. Habang napapangiti siya, si Camila naman ay hindi naman nakatingin sa kanya. Wala rin kibo ang dalaga habang nagsasandok ng mga order kaya hindi na nakatiis si manyakis na binata. Pagkaalis ni Aling Koleng ay nilapitan niya ang dalaga at pasimpleng binulungan. Doon tayo mamaya sa bahay ha. Mas may enjoy natin doon. Hindi ka magsisisi, promise. Hindi umimik si Camila. Inabot lang nito ang mga pinamili ng poging binata at kinuha ang bayad. Dahil doon ay napakunot noo si Gerald na parang naiinis. Nang iabot na sa kanya ang sukli ay hinuwakan niya ang kamay ng babae at saka muling binulungan. Umuo ka na kasi. Gusto mo rin naman, di ba? Sige ka, ikaw rin. Para lang matapos na at tumigil ay tumango na lang ang dalaga. Kahit ang totoo ay takot na siya. And at the same time ay galit na rin sa mga kabastusang ginagawa sa kanya. Nang makuha na ni Gerald ang gusto niyang sagot, ay mabilis niyang hinipuan ng pagkababae si Camila. At pagkatapos ay nginitian ito. Ngiti ng isang lalaking hayok na hayok at may matinding pagnanasa. Mamayang alas 7 ha. O sige, maglilinis na ako. Kaya ikaw rin eh, maglinis ka ng husto ha. Kasi magdamag tayong, alam mo na. O sige, bye. Nang pauwi na, ay nakasabay pa ni Gerald ang dalawa sa mga kaibigang nakainuman niya kagabi na sina Oneng at Nunoy. Kaya inaya niya mga yon na tumambay sa kanilang bahay kaya nang tanghaling yon ay hindi siya nag-iisa. Pagkatapos siyang mananghalian ay sinamahan niya na ang dalawang kaibigan na nanonood sa sala. Sabay-sabay nilang pinanood ang tungkol sa isang dokumentaryong palabas galing sa ibang bansa na may kinalaman sa witchcraft. Nung una ay hindi siya interesado dahil hindi naman siya naniniwala sa mga ganoong klaseng bagay. Para sa binata, ang lahat ng mga kababalaghang bagay sa mundo ay palaging nasasagot ng siyensya. Habang lumalalim ang panonood, ay hindi namalayan ni Gerald na nakatulog na silang tatlo. Nagising na lang siya eksakto alas 6 ng gabi at nakapatay na ang TV. Paglingon niya sa magkabilang single sofa, ay nandun pa rin sina Oneng at Nunoy na mahimbing na natutulog. Gigisingin niya sana ang dalawa sapagkat alas 7 ng gabi ang usapan nila ni Camila kaya lang ay nakarinig na naman siya ng kalabugan sa kusina. Dahil doon ay nawala na sa isip niya ang dalawang kaibigan. Naglakad siya papunta sa kusina para alamin kung ano o sino ang may gawa ng ingay. Subalit nasa bukana pa lang siya ay napansin na niya ang pulang tela na parabang lumusot sa bintanang nakabukas na malapit lang sa may lababo. Napatanga siya at pinagmasda ng pulang tela na unti-unting humuhulma ng isang imahe. Kasunod noon ay nagbagsakan ng ilang gamit na naroon na siyang dahilan pala ng kalabugan. Nang tuluyang mag-anyong tao ang pulang tela ay ganun na lang ang gulat ni Gerald pagkakita sa taong kaharap. Ikaw? Paano kang nakapasok dito? Tumindig ng tuwid ang matandang babae na nakasuot ng pulang bestidang pinakikintab din ng pulang glitters. Ang maputi subalit kulubot nitong balat ay tila ba na-stretch na lang bigla na lalong ikinagulat ng poging binata
dahil sa isang iglap ay kuminis ang matandang babae. Kalaunan, tumalim ang tingin ng matandang babae kaya napatras ang bahagya si Gerald. Subalit, natigilan din ang bigla yung umimik. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na magbabayad ka? Pagkarinig ng binata sa matinis na boses ng matandang babae ay mabilis na gumapang sa buo niyang katawan ang lamig at kilabot. Nakaramdam siya ng pangangatog ng tuhod kaya hindi na rin siya nakakilos kaagad para tumakbo. Pilit pang pinoproseso ng binata ang mga pangyayari sapagkat hindi siya sigurado kung totoo nga ba o panaginip lang ang lahat. Sino ka po ba? Ano pa pinagsasabi mo? Manang! Mas lalong nagnalit ang pagmumukha ng matandang babae, kaya tila nagliyab ang mga mata nitong nanlilisik na nagdala naman ng matinding kabigatan kay Gerald. Pagpapayaran mo ang mga ginawa mo. Simula sa oras na ito, sisingilin ka sa lahat ng kasalanan mo at pagbabayaran mo yon. Pagkatapos ng mga katagang yun ay mas tumindi ang lamig at bigat ng kapaligiran. Nagwika ang matandang babae ng mga salitang hindi mauunawaan ni Gerald. Subalit habang pinakikinggan niya yun ay hindi maipinta ang hilakbot na nararamdaman niya. Nang matapos na ay biglang ngumisi ang nakapulang matanda at pagkatapos ay muli siya nitong pinagwikaan. Patuloy kang maghihirap hanggang hindi mo pinagbabayaran at pinagsisisihan ng taos sa puso ang mga kasalanan mong ginawa. Magbabayad ka! Sa isang iglap ay tila nagkalat ang mga pulang glitter sa buong bahay kasunod ng biglang paglaho ng misteryosang matanda. Dala ng takot na nararamdaman ay umalis na nga ng kusina si Gerald. Subalit pagdating sa sala ay sinalubong siya ng dalawang nakakatakot na nilalang. Ang nasa kanan na isang matabang ginoo na kasing laki niya lang at wala itong mata, ilong o tenga. Puro bibig lang. Ang mas nakakagulat at nakakagimbal ay ang buong palibot ng mataba nitong katawan ay napupuno ng iba't ibang laki at klase ng mga bibig na dumidila-dila. Ang nasa kaliwa naman ay isang matangkad na ginoo na napakapayat. Wala naman tong ilong, tenga at bibig. Purong mata lang. At katulad ng nasa kanan ay buong palibot ng payatot nitong katawan ay napupuno ng iba't ibang laki at klase ng namumulang mga matang panay ang pagkurap. Dala ng matinding tensyon dahil sa nerbiyos ay halos lumobo ang ulo ni Gerald pagkakita sa dalawang nakakatakot na nilalang. Nasuka rin siya sapagkat kakaiba ang amoy na mga yon. Para bang nanggagaling sa pinakamalalim at pinakamabahong imbornal. Nang lumapit ang mga ito sa kanya, ay kaagad siyang umiwas subalit kahit ganoon ang itsura ng mga halimaw, ay mabilis siyang naabutan ng mga ito at pinagpupupunit ang suot niyang damit. Hanggang sa wala na siyang matirang saplot sa katawan. Tulong! Mga kapitbahay, tulong! May mga halimaw! Sinasalakay ako! Tulong! Pilit siyang nakipagbuno sa mabibig at mamatang halimaw hanggang sa pare-pareho silang natumba sa sahig. Para awa yun na! Tulungan niyo ako! Oneng! Nunoy! Nasaan ba kayo? Tulong! Habang gumagapang sa sahig, ay pinagsisisipan niya sa ulo ang dalawang halimaw hanggang sa makakawala siya. Nang makatayo ay agad dumiretso ang binata sa bandang lababo para kunin ang mga kutsilyo. Nanginginig ang katawan niyang hinawakan ang butcher at cleaver knife. Saka hinarap ang mga papalapit na mga halimaw. Sige, lumapit kayo! Mga halimaw! Mga hayop kayo! Iwinasiwas niya ang hawak ng mga kutsilyo at nagsimulang maiyak at maihi sa takot. Subukan niyong lumapit! Tulong! May halimaw rito sa bahay ko! Mga kapitbahay, tulong! Nag-ikutan sila ng mga halimaw hanggang sa ang mga ito naman ang mapunta sa bandang lababo. Habang siya ang napunta sa exit ng kusina. Nang lalabas na ang binata ay hindi na niya namalayan na mula sa likuran ay may isa pa palang halimaw na bigla na lang sumulpot mula sa kung saan.
Sakto ang hubog ng katawan nito, subalit ang mas ikinatakot niya ay wala rin itong mata, ilong, tenga at bibig, kundi ang buong palibot nito ay napupuno ng mga ulo ng iba't ibang insekto. Lalong nagimbal si Gerald, kaya iwinasiwas niya sa nasabing halimaw ang hawak ng mga patalim. Subalit bigla siyang nilingkis nito hanggang sa mabitiwan niya ang hawak ng mga kutsilyo kasabay ng pagdapa sa sahig. Nagkakakawag ang binata at pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakakapit ng halimaw na may iba't ibang ulo ng mga insekto. Nang hindi na siya makakilos ay nagsisigaw na lang si Gerald na sagad sa lalamunan. Slow! Tulong! Waldo! Makakapit tayo, tulong! Tawa niya na mo! Isang malakas na sampal sa mukha ang tila nagpagising kay Gerald sa katotohanan. Bigla na lang nanlabong kanyang paningin at nang tingnan niya ang halimaw na nakalingkis ay doon na nga unti-unting lumitaw ang totoo nitong anyo. Walang iba kundi si Baldo na kanina pa siya inaawat dahil sa kanyang pagwawala na parang wala sa sarili. Patuloy na tinatapik-tapik ni Baldo ang mukha ng kababata na unti-unti nang nahihimasmasan. Bards! Bards! Ako to! Si Baldo! Yung kababata mo! Anong ginagawa mo? Bakit mo kami inaatake ng kutsilo nila Oning at Nunoy? Pagkarinig sa mga sinabing yon, ay wala sa sariling minasda ni Gerald ang dalawang halimaw na nasa bandang lababo. At laking gulat na nga niya nang makitang si Oning at Nunoy na hindi rin maipinta ang takot dahil sa mga nangyari. Nang makita ni Baldo na medyo nahimasmasan na ang kababata, ay sa kanya niluwagan ang pagkakayapos dito. Marge, ano ba nangyayari sa'yo? Sabi nito nila Oning at Nunoy eh, bigla ka na lang daw nag-hysterical pagkagaling mo kanina sa kusina. Pagdating ko rito, nagsisigaw ka na, nagwawala ka. Nagpunit ka pa ng sarili mong damit. Tingnan mo oh, wala ka ng suot. Ang dami na rin usyosero at usyosera dyan sa labas. Dinig ka dun eh. Napayakap na lang ng husto si Gerald sa kababata na muling napaiyak matapos mapagtanto ang nangyari. Dahil doon ay lumapit na si Oning at Nunoy para akayin tumayo ang kaibigan at tapisan na rin ito ng tuwalya. Barge, sabi mo nga sa akin kung may problema ka. Baka makatulong ako o kami. Makaibigan mo kami. Hindi kaagad nakaimik si Gerald. Nang nasa sala na sila ay pinainom muna siya ng tubig at pinakalma. Pagkalipas ng higit kalahating oras nang medyo okay-okay na ang kanyang pakiramdam ay doon na nga siya nagsalita sa mga kaibigan. Natatakot man siyang magsalita dahil naiisip niyang baka pagtawanan siya ng mga kaibigan pero wala nang mapagpilian pa si Gerald. Natatakot din siya na baka dahil sa mga nangyayari ay tuluyan na siyang masiraan ng bait. Bards, Oning, Noy, pasensya na sa nangyari kanina. Pero maniwala sana talaga kayo sa sasabihin kong ito. Bumuntong hininga muna ng malalim ang poging binata bago magpatuloy sa pagsasalita. Kagabi pa pala, yung paalis ako, bago tayo mag-inuman, may nakita ko matandang babaeng nakapula. Yung ba yung nakita natin kanina pagatid mo sa akin sa bahay? Tumango si Gerald bago nagpatuloy ng pagkukwento. Basta, kagabi, maraming beses ko siyang nakita eh. Tapos, na-reject ako nung kaklase ko nung college. Wala talagang nangyari sa amin kasi nagalit sila sa akin eh. At nagsabing huwag na akong sasama sa kanila. Kaya umuwi akong dismayado nun. Eh anong kinalaman nun? Feeling ko, matindi ang galit sa akin ng mga yun. Kaya may ginawa sila sa akin na hindi ko maintindihan. Kaya pagkatapos kong makita ulit kanina yung matandang babae dyan sa kusina, matapos yung mga sinabi niyang magbabayad ako sa ginawa ko, bigla na lang naglitawan yung mga nakakatakot na halimaw. Yung mga halimaw na nakita mo, eh kami lang pala yun? Takot na napatango si Gerald. Langyang yan, Pards. Delikado nga yan. Napailing na lang si Baldo habang hinahagod-hagod ang likuran ng kaibigan. Mga pare,
Samahan niyo naman ako ngayong gabi dito sa bahay. Please naman oh. Alam kong kabaklaan tong sasabihin ko pero natatakot talaga ako eh. Hindi niyo alam kung gaano nakakatakot yung mga nakita kong halimaw. Hayop na yan. Nagsimula na namang maiyak si Gerald, kaya inakbayan siya ng kanyang kababata at pinatahan. Nang gabing yun ay nag-decide nga si Baldo, Oneng at Nunoy na samahan ng kanilang kaibigan na medyo aligaga dahil sa mga naganap. Mabilis din na kumalat ang balita ng gabing yun, kaya marami ang mga usyosero at usyosera ang nag-usap-usap at nagsabing sinisingil lang ha si Gerald dahil sa kanyang mga kalaswaang ginagawa. Hindi na rin kasi lingid sa ilang tao sa kanilang lugar kung gaano kamanyakis ang binata. Eksaktong pagsapit ng alas 10 ng gabi, nahihimbing na sa pagtulog ang lahat. Katabi ni Gerald sa kama ang tatlong kaibigan nang bigla na lang siyang magising dahil sa may kung anong bumulong sa kanya mula sa hangin. Pagbangon ay tumambad kaagad sa kanyang mga mata si Camila. Nakatayo ang dalaga sa pintuan ng silid at nakangiti sa kanya. Wala pa sa wisyo si Gerald at kabado pa, pero nagulat siya nang biglang maghubad ng damit sa harapan niya ang dalaga. Dahil doon ay umandar na naman ang pagiging manyakis niya. Hindi napigilan ang binata na lapitan ng dalaga, subalit naglakad na to palayo. Camila, saan ka pupunta? May usapan tayo, di ba? Huminto ang dalaga at ngumiti sa kanya. Pagkatapos ay inaya siya nitong sumunod. Lumabas nga sila ng bahay hanggang mapunta sa hindi kilalang lugar. Doon na nga tinanggal ni Camila ang buong kasuotan niya at saka tumuwad sa harap ng binata na nanginginig na naman ang laman matapos makakita ng hubad na katawan ng babae. Nakipagtalik nga si Gerald ng gabing yun at napapapikit pa siya, subalit pagdilat ay laking gulat niya sapagkat hindi na si Camila ang kanyang kasiping kundi isang aso. Aso ng kanilang kapitbahay. Hayop na yan! Ano itong nangyari sa akin? Bakit ako nakikipag-sex sa aso? Nasaan na si Camila? Nang umiyak ng umiyak ang aso at nakagawa ito ng ingay dahilan para magising ang may-ari ng bakurang pinasok ni Gerald. Sa sobrang pagkabigla ay nagtatatakbo ang binata at naiwan ang salawal niya sa lugar na yon. Dinig pa niya ang galit ng may-ari ng bahay na nagbabanta na kung sino man ang pumasok sa kanilang bahay ay makakatikim ng galit niya. Habang kabadong pauwi ng bahay at walang pang ibabang suot ay bigla na namang umihip ang malakas na hangin. Napahinto si Gerald at takot na nagmasid sa paligid sapagkat nararamdaman niya na naman ang presensya ng matandang babae. Ano bang kailangan mo sa akin? Please naman oh! Lubuyan niyo na po ako! Kung si Shirley ang nag-utos sa iyo nito, pupuntahan ko siya bukas na bukas din. Magsusorry ako. Please lang po. Tigilan niyo na ako kung ano man itong ginagawa niyo. Nagpatuloy lang ang malangyang ihip ng hangin hanggang sa mula sa kung saan ay muling naglaglaga ng mga pulang glitters kasunod ng mahihinang bungisngis galing mismo sa matandang babae na hindi naman nagpapakita sa kanya. Parang awa niyo na, please naman oh. Lubayan niyo na po ako. Kung ano man ang ginawa ko kay Shirley, hindi ko na talaga gagawin. Hindi ko na uulitin. Dahil sa sinabing yon, ay tumigil ang mahihinang bungisngis na biglang napalitan ng nakakapanindig balahibong sipol. Sa isang kisap mata, ay bigla na lang sumulpot sa harapan niya ang matandang babaeng nakapula. Galit na galit ang mukha nito sa binata. Manang, kung ano pong nagawa ko, please po, titigil na ako. Hindi ko na uulitin. Tumigil ka, sinungaling. Dahil sa matinding pagnanasa ng makamundo mong laman, kahit aso pinatos mo. Dahil sa pagkaimoral mo, mas lalo kang mapaparusahan. Dapat sa iyo'y maputulan ng pagkalalaki. Dahil sa sinabing yun ng ginang ay mas lalong nanghilakbot ang binata.
Napayak siya at napaihina naman sa takot habang naninigluhod sa matandang babae. Lola, Manang, please naman po. Huwag niyo pong gawin sa akin to. Magbabago na po talaga ako, promise. Hindi na ako uulit. Sa halip na kaawaan ay lumapad lang ang ngiti ng matandang ginang kay Gerald. Sa kanila mo sabihin yan at huwag sa akin. Mula sa likuran ng matandang babae ay nagsulputan ng tatlong kalalakihang nakatakip ang pagmumuka at sa sobrang laki ng mga katawan ay naglabasa ng mga ugat-ugat sa mga muscle ng mga ito. Ang tatlo ay may hawak na kinakalawang na armas. Ang una ay tabak. Ang ikalawa naman ay gardening shear. At ang ikatlo ay malaking tinidor ang hawak na may tatlong tulis. Pagkakita ni Gerald sa mga yon, ay mabilis na umakyat ang tensyon sa kanyang dibdib at batok. Kaya nakaramdam siya ng matinding pamamanhid ng katawan. Sa tindi ng takot na kanyang nararamdaman, ay nahirapan na siya sa pagkilos at naghabol na rin ng hininga. Pakiusap, parang awa niyo na. Huwag niyo pong gawin. Huwag niyong putulin ang pagkalalaki ko. Subalit, tila bingi ang tatlong kalalakihan na parang mga berdugo. Marahan silang naglakad palapit kay Gerald habang pinatutunog ang mga hawak na armas na siyang gagamitin sa pagputol sa kanyang ari. Dahil doon ay wala nang nagawa si Gerald kundi takbuhan ng tatlo. Nakita niya pa at narinig kung paanong humalakak ang matandang babaeng nakapula na parang isang mangkukulam. Sige! Tumakbo ka nang tumakbo dahil kapag nahuli ka nila, siguradong mawawala ang pinagmamalaki mo! Habang tinatakasan ng mga humahabol, ay humiyaw na rin ng humiyaw ang binata. Humihingi siya ng tulong sa mga kapitbahay kaya ang ilan sa kanilang lugar ay nabulahaw sapagkat hating gabi na. Mga kapitbahay, tulong! Inahabol ako! Puputulin nila ang ari ko! Tulong! Tulong! Mamamatay ako! Tulong! Baldo! Oneng! Nunoy! Guys, parahawa nyo na! Nasaan na ba kayo? Tulungan nyo ako! Mga kapitbahay, tulong! Nang maabutan si Gerald ng nangungunang berdugo, ay nahawakan siya nito sa damit. At para matakasan ito, ay walang choice ang binata kundi hubarin ang suot niyang damit. Sa kalagitnaan ng malalim na gabi, ay hubutubad siyang tumatakbo sa gitna ng kalsada para lang matakasan ang mga berdugo. Hanggang sa hindi niya namalayan ang isang motorsiklo sa gawing kanan. Nabunggo siya at nadapa, subalit hindi naman napuruhan. Kaya lang ay hindi na nakatayo ang binata sapagkat laking gulat niya dahil napalibutan na kaagad siya ng tatlong berdugo. Napaiyak at nagmamakaawa na lang siya ng gusto sa mga ito. Nanikluhod siya na huwag putuli ng kanyang pagkalalaki. Please naman po, nakikiusap ako. Huwag! 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 Uy, pare, gising! Gising! Ano ba nangyayari sa'yo? Kanina ka pa namin nahahabol nila Oneng at Nunoy. Tila nahimasmasan ang binata pagkakita sa mga kaibigan na nakapalibot sa kanya. Nakita niya rin ang driver ng motorsiklo na nakabusangot bago umalis. Kakatapos lang kasi itong kausapin ni Naoning at Nunoy para humingi ng dispensa sa abalang nangyari. Nang ma-realize ni Gerald na ang inakala niyang tatlong berdugong puputol sa kanyang ari ay ang mga kaibigan, ay napahagulgol na lang siya ng iyak. Kinumutan na naman siya kaagad ni Baldo na may daladala pala kaninang kumot habang hinahabol siya. Yung matandang babae, Pards, siya na naman ang may gawa nito, no? Oo, kaya tulungan niyo ako. Hindi ako nababaliw, ha? Dahil sa pangyayaring yon, kinabukasan nga ay mabilis na namang kumalat ang balita sa kanilang lugar. Kaagad lumaganap na nasisiraan na si Gerald ang bait dahil marahil sa pinagbabawal na droga. Sa paglipas ng mga araw, ay mas lumala pa ang kalagayan ni Gerald. Kung ano-ano na ang nakikita at naririnig nito na parang nawawala na sa sarili talaga. Magkagayon man
ay hindi siya sinukuan ng mga kaibigan. Tinulungan siyang magpakonsulta sa espesyalista pero dahil sa wala naman siyang sapat na pera ay hindi na nagtuloy pa ang binata. Mabuti na lang din ay mayroong kakilala ang tiyuhin ni Nunoy ng isang magaling na albularyo at doon dinala si Gerald. Napag-alaman nilang kinulam ang binata at nagulat sila matapos malamang si Camila pala ang may pakana. Pagdaan ng dalawang buwan ay naging maayos na rin ang kalagayan ni Gerald. Bigla na lang kasing nawala ang kulam na iginawad sa kanya sapagkat binago niya ang sarili at itinigil na ang kamanyakan. Humingi siya ng tawad kay Camila at inamin niya sa mga kaibigang sina Baldo, Oneng at Nunoy na kaya siya nagkakaganon sapagkat noong bata pa ay biktima si Gerald ng sexual harassment ng kanyang tiyahin. Sa paglipas pa ng panahon ay tumino na nga si Gerald at ang magandang balita ay nakatuluyan niya si Camila sapagkat noon pa man talaga ay may gusto na nga ito sa kanya. Nalaman din ng lalaki na ang kumulam pala sa kanya noon ay ang tiyahin ng babae na tinatawag na si Mamang Yoyang. Wakas!